Hi, it's me, Japs. And I'm Ponyo. And welcome back to Japonyo TV. In this episode, we will share some guides and tips para ma-enjoy at masulit ang inyong future Hong Kong trip, lalo na sa mga first-timer na tulad namin. So tara, let's go! Number 1, when's the best time to go to Hong Kong? Based on our research, best time to go there is from January to April and October to November. In our case, since we wanted to celebrate our birthday in Hong Kong, February 25 to 28 kami nagpunta. That's 4 days. For us, it's just perfect kasi hindi super lamig at hindi rin naman super init pag daytime. Pero pag gabi na, yun, malamig na talaga. So we suggest, dalhin nyo na yung mga pangmalakasang jacket nyo. Ayaw kasi namin ng super lamig kasi mapupuno agad yung bagahe namin ng damit. Wala kaming budget for check-in baggage. Number 2, buy octopus card. Isa to sa pinaka-importante kasi gagawin itong hassle-free ang trip mo sa Hong Kong. Very convenient kasi you can use this card as mode of payment sa kahit anong store like shops, restaurants, lalo na bus at subway. So, saan naman siya nabibili, Match? We suggest to buy it online in advance via Klook. Then, ipipick up nyo na lang siya sa airport upon arrival. You can buy the Octopus card for 50 Hong Kong dollar or around 650 pesos. Technically, libre lang yung card kasi yung binayad namin, yun na din yung load or yun naman ng mismong card. At in case naman na maubos yung load, you can reload it sa mga MTR station and 7-Eleven. Just take note na 50 Hong Kong dollar ang minimum load. And in case naman na madami pang sobra, pwede nyo din ibalik yung card sa Klook booth sa airport para ma-refund yung remaining balance. Take note, not for sharing yung Octopus card, especially for transpo, kasi dapat 1:1 lang siya. So kung 5 kayo sa grupo, dapat 5 card din ang meron kayo. So Match, I have a question. How much should I load to my Octopus card? It depends kung paano nyo gagamitin yung card. Kasi tayo, di ba, for transportation lang naman natin siya ginamit. Uh-huh. So, ang total na na-load namin is 300 Hong Kong dollar. That's roughly 2,100 pesos. For 2 cards na yun, guys. Nag-cash na lang kami sa other expenses namin. Pero kung gagamitin nyo yung card for food or shopping, syempre, mas malaki yung ilo-load nyo. Number 3, buy Hong Kong SIM card. Napaka-importante nito guys kasi syempre, di ba, internet is the key. Though, maraming public wifi doon. Pero syempre, di ba, napaka-convenient kung may sarili kang data on your phone. You can buy this online as well via Klook or KKday. Ito yung mga Hong Kong SIM na may data na. You can choose depende sa budget at gano'ng kalaking data ang kailangan nyo. Sa amin ni Match, ang binili namin sa Klook is yung CMHK with 80GB for 408 pesos. Sobra-sobra pa sa na-consume namin, pero di bali ng sobra, wag lang kulang. Kung marami kayo sa group or sa family, we suggest you to buy one SIM card tapos mag-hotspot na lang kayo para mas tipid. Number 4, how to commute or roam around? It is highly recommended to download navigation and Hong Kong Transpo apps para ma-maximize at maplano yung itinerary nyo. First is Google Maps, since maraming lakaran ang mga magaganap sa Hong Kong. Second is the MTR app. Ito naman yung app for their subway where you can check the travel time, schedule ng iba't ibang train depende sa line at kung saan nyo kailangan bumaba ng station in case kailangan nyo lumipat ng line depende sa destination nyo. Number 5, where to book your accommodation? You can book your accommodation via hotel booking apps. For us, sa booking.com kami nag-book kasi ginagamit rin talaga namin siya locally. But guys, before you book, make sure to check the location first. The ideal location should be close to MTR station kasi MTR yung fastest and easiest transportation mode in Hong Kong. So we book Papin Hotel located in Mong Kok. 3 minutes walk lang siya from bus stop and 5 minutes walk naman from MTR station. Nabook namin siya for just 7,600 for 3 nights na but don't expect too much kasi maliit lang yung room. Pero super decent naman niya. Check nyo yung part 1 vlog namin para makita nyo. 6. Book your tickets in advance. This will make your trip hassle-free kasi usually may pila talaga yung mga ticket booth at mas mahal pa. So it's better if you book it in advance online via Klook or KKday app para mas makatipid at hindi masayang ang oras sa pagpila. 7. Foreign exchange. Ang tip na ma-share namin dito is
Sa Hong Kong na kayo magpapalit ng currency kasi mas mataas ang palitan doon. Pero mas maganda kung USD ang dala nyo. Halos tabi-tabi rin yung money changer sa Hong Kong kung saan kami nagstay kaya hindi naman kami nahirapan magpapalit. Pero make sure na may dala na din kayong HKD kahit konti in case lang na may need kayong bilhin upon arrival nyo sa airport. Yung iba, ginagawa nila, nagbibidro sila through ATM. Malaki rin daw ang palitan, so try nyo rin. Number 8. Hong Kong Disneyland! Siyempre, hindi kumpleto ang Hong Kong trip nyo kung di kayo magdi-Disneyland, di ba? Marami kaming tips para dyan. By the way, close sila every Tuesday and Thursday. So ang una, as mentioned earlier, book nyo na siya online para mas mura. Second, download Hong Kong Disneyland app. Kailangan kasi ng reservation prior to your visit. Also, makikita mo na agad sa app yung mismong app, schedule ng mga shows, and waiting time sa pila ng mga rides or attractions. Huwag nyo palalampasin yung Festival of the Lion King and Momentous Nighttime Spectacular. Third, kung gusto mo masakyan lahat ng rides, 2-day pass ang bilhin nyo na ticket kasi hindi talaga kaya ng isang araw para ma-experience lahat ng rides and shows. Fourth, wear comfortable shoes kasi buong araw kayong maglalakad lalo na sa mga first-timer. And last but not the least, bring your own water and snacks. Medyo mahal kasi talaga yung food and drinks sa Disneyland. Down to number 9, try local food or Dai Pai Dongs. Siyempre, kulang ang travel experience nyo kung hindi kayo magpo-food trip. Marami namang options, from Michelin star restaurants to street foods, depende sa budget nyo. Since sa Mongko kami nagstay, naghanap talaga kami ng mga Dai Pai Dongs or karinderya sa atin. Hindi naman kami na-disappoint. Mura na, malaki ang serving, at mabilis din. At syempre, masarap naman talaga. Must try din ang mga milk tea dito. At kung di nyo naman maintindihan ang menu, huwag mahiyang magtanong. You can ask them kung meron silang English menu. Majority naman is meron. Number 10, requirements and immigration. Since maluwag na ngayon ang pag-travel sa Hong Kong, hindi na po required mag-PCR at mag-antigen test. Voluntary na lang din po ang pagsusot ng mask since March 1, 2023. Sa airport naman guys, agahan nyo ang pagpunta kasi sobrang haba talaga ng pila as in mag-alat kayo ng 3 to 5 hours before your flight. And make sure, dala nyo yung yearbook nyo. So that's it for today's vlog. I hope nakatulong ito sa inyong future Hong Kong trip. And if you have questions, comment down below. Again, papasalamat kami sa mga nanood sa aming first ever vlog. Thank you so much sa mga naka-appreciate nito. Maraming salamat. Tuloy-tuloy lang tayo. Thanks! Bye-bye! Woohoo! Japonya TV!